course, it is the three basic needs. But the number one that this generation is focusing now is the taste buds. In Salad Master, how about we will show you that you can still eat with pleasure and flavor, but you're eating with very, very healthy food. Okay? Again, so we'd like to explain that we're not diet company, Sir Edmond and Ma'am Marianne, okay? Mm-hmm. We will just show you a quick food preparation method that can prevent us from having this lifestyle disease. Is that good? Yeah. Good. Okay? And of course, pag nag-grocery po tayo, Sir Redmond and Ma'am Marianne, of course, when we're going to Lulu or whatever, kung saan po tayo nag-ano, sa Almira or sa Carrefour, we are really looking for those nutritious food. Di ba? Yung mga health contents, ano po ba to, gluten-free, mga ganyan. And of course, we're looking for fresh veggies talaga, as far. Right? But the problem is, our nutritionist said that most of the vitamins and minerals daw po, pagka atin ang niluto, hindi po lahat napupunta sa ating katawan because of the way we cook and prepare our food. Okay. Oo, hindi po pala lahat napupunta. Kasi, syempre, tayo naman, kain tayo ng gulay. Kala natin na nakukuha natin lahat ng sustansya. And of course, that is what we're gonna tackle on the next page po. So, would you like to know more about it, yes, Sir Edmond and Ma'am Marianne? So, thank you for saying that, or else it would be a short night. Magpapak na kami pagkatapos kung hindi nyo po gustong makita yung next page. Interesado ako kasi, siyempre, kung gulay yan, pag kinain mo yan, ang iniisip mo, lahat napapakos sa katawan. Yes, so definitely. So, may difference pala siya on how the way, how you cook it. Yep, the nutritionist tells us that there is some way po na dun pa lang natatanggalan na natin ng nutrition yung ating gulay. Okay? So, we will be having the maximizing nutrition. And again, Sir Edmond and Ma'am Marianne, this is one of the most important page po ng aming presentation because we will let you know on how you can maximize the nutrition from your food. Okay. But before that, let me just wash my hand kasi po, isang buwan na po akong hindi naghugas. Yun lang. So, maghugas po. So, guys, we will continue and we'll tackle about maximizing nutrition. Alright? So, our nutritionists, they said that most or 90% of the household, they didn't know that they already lose a lot of the nutrition that they want to get from their food by the way and cook or prepare them. But, and the first enemy of nutrition would be the filling. Okay. Usually po, Sir Edmond, when you're preparing the carrots, how would you prepare the carrots before you cook it? Paano mo siya lulutuin? First, siyempre, hugasan, o tapos babalatan, tapos chachap, tapos yun na. Lulutuin na siya sa water. Ah, diba? Either igigisa mo siya or i-steam mo siya. Or ipo-boil. Okay. So, see this carrot. This is a fresh carrot. So, sabi ng ating nutritionist, again, it's not coming from me, but of course, they did a study. Nutritionist, that whatever daw po, crops that grow below the ground, ang lahat daw po ng mga essential nutrients and vitamins are just under the skin. Okay. Now that if we tend to remove or peel the carrots, we already lose a lot of goodness from our carrots. And where do we throw the peeled carrots? Sa garbage. Mm-hmm. And now, sino yung mas healthy po? Garbage. That's why rats, cockroaches, they are very, very healthy and very, very fast multiplying. Diba? Even yung mga compost, pagka nabaw, in-apply mo sa tanim, ang tataba ng tanim because they're getting all the nutrients that you already throw. Okay? So, that's the carrot. So, what we did here, we just wash it with the bicarbonate of soda, the one we use in the baking.
So yun na po yung ginamit namin to remove the fertilizer and the chemicals on the skin. Okay, so mga paano ba tinatawag yung mga followers mo sa? Mga ka-earth. Mga ka-earth. Yes po. So ngayon tatanungin ko po si Sir Edmond, mga ka-earth, kung paano niya po piniprepare tong cabbage. Sir Edmond, from the time that you know or you learn how to cook, how do you prepare this cabbage? From the market. From the... Sige na lang tayo sa luto. Luto. Be, para mga shorten lang natin yung ano. Mahugasan, tapos i-chop, tapos talagay ko na sa ano, sa pan, sa kaldero, sa kawali. Ano yung tinatanggal po natin dito? Ito, yung gitna, yung pinakamatigas. O mga ka-earth, yung pinakamatigas, yung tinatanggal natin kasi matigas nga. Mm. And this is how we learn the way of preparing from our parents. Diba? Na, condition yun. So, napasa-pasa na lang doon. But again, mga ka-art, it's not came from me. It is from our nutritionist that does the study. That according to them, that any crop that grows above the ground, all the essential nutrients po, ang pinaka-healthy part is the center or the core. Look, mga ka-art, saan po ba nang gagaling ang nutrients para tumubo yung ating cabbage? Yung pinaka-stem niya, no? Pinaka-sengit na. Yes! And of course, study fact po, according to our nutritionist, that this single core of cabbage is equivalent to one football field ng lettuce. Imagine how very, very nutritious is this. Seriously? Yes! Study facts po yan, sir. Again, it's not coming from me, but they did the study that a single core of cabbage is equivalent to one football field ng lettuce. Hindi natin alam yan. Natututo tayo kay Sir Jade. That's a presentation niya. Marami pa tayo matututunan. And this core of cabbage po, it contains antioxidant that is very, very, very good for our body po. Mm. Diba? So, ganun ka-healthy po yung core ng cabbage natin. So, later on, hindi natin to itatapon or i-chop out. But we will mix it along with the leaves. Oh, diba? What I will do next time, I will cut this one and set aside this. I will keep this. So, yun po yun, ano? And of course, we got the next enemy of nutrition. It is cooking in water. Okay. So, why cooking in water? Basically, all of our cooking needs water, right? Uh-huh. Even we drink water. So, vitamins and minerals is water soluble daw po. Okay. Just like salt daw po, pag once na nilagay mo sa water, so salt is a natural mineral. Uh-huh. Salt, dissolved. So, like you said kanina, Sir Edmond, nung binalatan mo, chinap mo, inanlawan mo ulit, how do you find the color of the water na naanlawan mo? Anong nagiging kulay niya? Medyo orange. Medyo orange. Kasi po, our vitamins and minerals are water soluble. And water, once it touches, it leaches out the goodness from your fruits or your vegetables. That why water changes color once na inanlawan mo to pag binalitan mo. Okay? So, natatanga yung ano niya, yung so, nutrients. So, that's explains that why changes color po yung tubig. So, yun po yun siya. Water soluble po yung ating mga vitamins and minerals sa gulay. Very sensitive po. Eh, tayo pa naman, pag nagbibabanlaw hanggat hindi lumilinaw, hindi natin itinitigilan. Hindi pa natin tinitigilan. So yun po yun. Hindi pala tama yun. Oo. And of course, we got the oxidation. So, term in oxidation, it's oxidizing. Eh? So, meron tayong light and air problem. So, ang good example nito is that when we bite an apple, tapos hindi natin natapos, lagay natin sa isang tabi, ano yung nangyayari doon sa kinagatan natin? Magiging brown-brown? Brownish siya, diba? It's dark brown na siya. So what happens there? Air and light could take out the goodness from your vegetables or your fruits. Just like the potato, the eggplant, at saka yung saging. Diba? Pagka pabaya natin, nangingitin po siya. So it is oxidation through air and of course, may light din nakasama. Okay. For example, yung ating vitamins, the vitamin bottle, this is why it's film coated. Mm-hmm. And it says don't
put it on direct sunlight. Don't expose, no? Yes, kasi sunlight will snatch the goodness from your vitamins. Tapos may bulak siya sa loob, di ba? Mm-hmm. Of course, hindi mo rin siya pwedeng pagkakuha mo, hindi mo siya tatakpan kaagad. Kasi pagka hindi mo siya, na-prolong mo siya na hindi sinarado, that's why meron po siyang bulak is to prevent the moisture or air. Mm-hmm. Kasi it will take out the goodness from your vitamins as well. What does it does to our cooking? So, ang cooking style natin, even me, when I did not yet meet Salad Master, of course, bukas, lagay, timpla, halo, sara. Maya-maya, pagbalik mo, bukas, halo, tikim, uy, kulang pa ng asin. Like magic sarap, nagbigyan mo natin. Tapos, halo, sara. So, bukas, sara. And according to the nutritionist, that when you smell, alam mo yung naamoy mo yung aroma ng niluluto. Mm-hmm. It means daw po, all the vitamins and minerals are waving goodbye and it's already sa hangin. Flying away. Flying away. So, what else? Ano pa may makukuha nating sustansya? Diba? Wala na. Right? Of course, we got this excessive heat also. This high heat. And boiling is one of them. So, the boiling temperature of the water is probably 100 degrees Celsius. Mm-hmm. And that is the boiling point. Yung kumukulo na yung tubig, sir. Mm-hmm. Katawag ng mga nila na nag-aabot na yung kulo. Yes, okay. So yung talagang ganun. So that is 100 degrees boiling temperature na ng tubig also. Okay. So in olden times, let's go back to the our parents' time. We're still young and we're still baby, no? Our parents, pagka nagpapak or magse-sterilize sila ng baby bottle, what do? They get the pan, put water, tapos aantay nilang kumulo, lagay yung baby bottle. For what purpose exactly? Para mamatay yung bacteria germs, of course. Now imagine sa Edmund, tingnan mo sa pag binalatan mo yung carrots, inhalaan mo sa tubig, magboil ka ng water, lagay mo siya dito, what will you have after you boil it in the boiling water, these carrots, what would you get out from it? Do you think meron pa ba tayong makukuhang sustansya? The way you explained earlier, I think wala. Meron man, hindi na yung 100%. Natapo na nga. Kasi from pagpapabalat pa lang, saka sa paghuhugas, natanggal ko na pala yung nutrients na hindi ko naman alam. Yes, but so, wala sa tanong mo, siguro... Tapos pinoil mo pa ng 10 to 15 minutes. Oo, yun pa. Meron, pero hindi ko na nakuha yung talagang 100% na nutrition from this carrot. So, ibig sabihin, all the nutrition, yung vitamins and minerals niya, pag pinakuluan mo pa ng matagal, it will eventually die na. So, yung kinakain mo na lang is sterilized carrots na lang. Diba? Literally, sapal na lang. Definitely. That's what's happening. But of course, we don't know that before, right? So, yun po. Yung parang pinigaan mo na yung ano, yung niyog, tapos yun na lang yung kinakain mo. Sapal na lang. Parang ganun. Oo. Squeeze out the goodness. Then yung matira, kala mo meron pa. Pero, in reality, wala na po pala. Yeah, actually, sa edad ko na to, ngayon ko lang nalaman yan. Na, nawawala. Di, tama pala. So, the way tayo magluto, na hindi natin namamalaya na natapo na yung mga nutrition, yes, na kailangan ng matawan. Yes, exactly. And of course, we got the steaming. So, others, they tell that steaming is the very healthy way of cooking. But what is the temperature of steaming? First, you boil. That's 100 degrees. The steam that comes up to cook the vegetable, that is even hotter than 100 degrees Celsius. And we're using the heat, wet heat method to wrap our carrots. And again, water. What is the color if you steam carrots? Will become orange. Now, it reaches out the goodness again of your vitamins
and minerals from your carrots. O pag green peas naman or broccoli, the color turns into green. Green na naman. And of course, if you're going to buy the steamer, sasabihin dun sa box, only steam for 5 minutes. But yung Pinoy naman, pag hindi pa tumagos yung tinidor, hindi pa siya luto, pag matigas pa. Diba? So, still, water leaches out the vitamins from your vegetables. Okay? And microwaving. So, nakita ko naman so far, wala naman, kayong microwave na ginagamit, diba? Nasa kanya-kanyang kwarto. So, microwaving is hotter than steaming and boiling. It occurs at 230 degrees Celsius or even more. What does it mean? If you cook your vegetables on that certain temperature, you are blasting off the vitamins and minerals from your food. Because one of our clients told us that when they cook baked potato sa conventional at sa microwave, the best taste daw po is still the conventional. Conventional. Because if you cook your potato in microwave, it is tasteless. Diba? And of course, the technology that been used in microwave is the heat wave, which is what they call, ano nga sabi nila? Yung ano ba yun? Parang radiation ba siya? Mm-hmm. Oh, I don't know with that, but I'm not sure with that. But probably, some others detail like that, no? But one thing is clear, if you cook your food on the certain kind of temperature, our nutritionist said that we are blasting off the vitamins and minerals that is in our vegetables. Okay? And there's also grilling and roasting. So, it's the same. Pag nag-grill po tayo, di ba mainit na mainit yun, sir? Mm. And then, pag nag-roast tayo, di ba mainit itong mga turbo broiler din. So, mainit siya. So, pagka nilagay natin yung ating mga vegetables dun, of course, talagang ano siya, lantutay. Panglabsak yung pagkinain natin yung ano, parang isang lasa na lang. Alright? So, you mean, sir, any kind of foods na excessive yung heat niya, na may potential na mawala yung nutrition niya? Pagka it occurs to 200, according to nutritionist, nawawala daw po yung goodness pagka mga certain temperature daw po siya. Above 100 degrees kasi it will lose its flavor. O nawawala daw po yung lasa. So pagka kinumpare mo siya, niluto to sa conventional and the microwave, others they say that this conventional tastes better than the one they cook in the microwave. So yun po yung ano po nila. Kaya po natanda ako rin sa nung araw sa lola ko, sabi niya, mas mainam pa rin yung slow cooking. Like, kung pakukulaan mo yung isang baka, lalaga mo, sa mahinang apoy ng mga 6 hours, yun daw yung mas masarap na lasa. Kaysa mm-hmm. yung pressure cooker na within 20 minutes, ang lambot na. Mm-hmm. Pero yung lasa niya, hindi mo makukuha doon sa conventional na 6 hours in the slow heat. So, yun po yung mga, ano natin, yung mga methods ng ating mga old ones, no? So, kasi sa time natin yun, puro tayo nagmamadali. Kailangan, within 20-30 minutes, kailangan prepare na pagkain mo. Opo. Kaya nga lagi tayong merong microwave. Yes, oo. Oh, so, lalo na pag sa, ano, mga kids nowadays. Cheap! Ting! Ganun. So, wala na pala tayo nakukuha sa stansya ron. And of course, last enemy of the nutrition is the fats and oils. So, fats and oils. Read tayo sa fats and oils. So, fat and oil makes our food 7 to 8 times harder to digest. Imagine, not 1, not 2, not 3, but 7 to 8 times harder to digest. Because, pag nagluto daw po tayo, again, according to our nutritionist, like example, the chicken, we use it or we cook it in oil or butter. You know what happens to the food daw? Parang binabalot na doon natin po siya sa oil wrap. That's why explains that it's very hard to digest those food, oily foods with the
like 7 to 8 times harder than just. And of course, they give us in a short time the extra inch that we'd like to lose, di ba? So we work too much for that, but we add in a little bit time only. Mm. A very like 1-2 inches, di ba? In an instant. Oh, in an instant, mabilis lang maglagay. But within na pagtatanggalin, ang hirap-hirap. We take much more time po and effort to take out those excessive pads that we have. And of course, ang sabi ng yung katawan kanina, oy, Sir Edmund, Ma'am Marian, I already have that in the morning, this oil. Now you give me in the lunch, in the dinner. Pero yung system mo, of course, yung katawan mo, hindi naman sasabihin, oops, I have that one already. Of course, sabi ng system ng katawan mo, sabi, okay, that's no problem. So this oil or fats, I will give you here. Or I'll put it in here, or in here, and in here. But you know what? Kung saan po pinakadelikadong puntahan nitong oil po? Saan po, Ma'am Maria? Definitely right. Doon po sa ating heart. And that we're gonna talk about our, the engine of our body. Okay? The life of our body. Okay? So, si Ma'am Marian, anong ikaw, Sir Edmund, kasi di ba nagluluto din siya? Okay. Ma'am Marian, if you're cooking a fish or a chicken, would this be enough para makapag-fry ka ng isda tsaka chicken? Pwede na. Pwede na siya? O nga, ilang pieces po? Dalawa. Oh, more than that. Is this enough? Hindi, no? So, let's say, this is the oil that we can have or we can have in minimum of a day, no? Let's be practical. So, sabihin natin, this is your Monday. But we have 3 cooking or 3 meals in a day, right? So, this is the best that we can have as an example. So, Monday, you got the Tuesday, Sir Edmund, Ma'am Marian, Wednesday, Thursday, of course, Friday, eating outside. Friday, of course, Saturday, same. And Sunday, of course, just a little bit. Imagine, you almost get a glass full of oil in that week. And imagine how much you could get it in a month. Probably in a month, if you accumulate, you can have this 1.8 in a month. 1.8 liter of oil. Oil in a month. Now you get this? Clear po? No? So, what I'm trying to say, hindi natin napapansin. Ba, napansin na natin, pag naubos yung oil, bibili na lang tayo. But we didn't take too much of our, kung paano, kung ano na pupunta sa atin ni oil pag every time nakakain tayo. So we have accumulated. Let's say this is the best or this is the practical that we can get for a month. Naubos natin yung 1.8 liters. In a year, how much would that be? Or let's say it's 1 liter a month. For a year, it's 12 liter. Think about that time nung nag-start ka magluto ng oil. Until now, if hindi mo po siya ginamit, how much is the savings that you already have on that certain oil? You get it, no? So, and after we cook, saan po natin ito tatapon, Sir Edmo? Sa drainage. Now imagine, if you cook, you fry, you throw, ano nangyayari dun sa ano sa drainage? Clogged. It's clogged, no? Pero ang ating drainage, malaki yung pipe, PVC. But even so, nagka-clog pa rin siya. Ano yung first aid natin pag nag-clog yung ating pipe? Pump. Pump ka agad, sir. Hindi mainit na water muna sila doon. Isusundutin mo, no? Bubusan na mainit. Sundutin. Tapos susundutin. Tapos minsan,
nire-revive pa natin yung sink natin, no? Pag hindi pa rin madala sa revive, tsaka sa mainit, ano ilalagay natin? Yung chemical na. Anong chemical yung liquid? Sosa. Liquid sosa or yung muriatic, di ba? Okay. Pero kung hindi talaga, sino tatawagin natin? Si Sadik na. Sadik, come here, too much flooding already. Di ba? It's our maintenance. See now. So why I discuss this? Imagine if the sink nababara. Pagka doon natin tinatapon yung mga excess ni oil natin. Sabi natin we got 1 teaspoon a day. Paano pa kaya yung artery ng heart natin? So do you have any idea kung gaano kalaki siya? Sir, sa medical field ka naman. Hindi ako saan. Sa airport. Okay. Ikaw, ma'am, do you have idea po kung gaano kalaki yung artery ng heart natin? Sinulin, siguro. Oh, tama yan. It's just like a strand of a hair. So imagine the smallest artery, strand of the hair. So makikita nyo ngayon yung heart na to. So these arteries are enveloped with the fats and oil na. So do you think po, it's a healthy heart or not? No, probably not. Not a healthy heart. So we'll go to the diagram of the heart. So it's just a tip of the pen to be exact so that you can picture it out. But pina-enlarge lang po for viewing purposes. So this first artery po that we have is the artery of our baby, newborn. Kasi wala pa po silang kinakain. So we haven't introduced them to those food po na mga meron ng oil. And second, artery, may meron ng slight build-up siya, no? Kita nyo na. So, this is artery of those who have been introduced with oil at nakakain na ng oil. Probably, this is our artery right now. Our generation. Apo, alabaw, si Ma'am Marian, ikaw, ako. Probably, I can say that we are on this stage right now, the second one. Right? And the third one, this is the artery of those people who is life is changed. Bakit life is changed po? Kasi po, they are not living their normal or their life before of this condition. Kasi, if you have this, of course, you have to see doctor. And if the doctor diagnose you with this kind of artery already, what, anong mga pagkain yung ipagbabawal sa inyo? Unang-una, bawal ang oil. Oil. Bawal ang maasin. And bawal ang too much na mga fats. Di ba? At bibigyan kayo ng re-restahan kayo ngayon. Bigyan kayo ng love letter. So ano ba yun yung mga rostatin, arbastatin, ano ba yun? Basta lahat ng mga may tin-tin-tin dun sa dulo. So yun po yun yung irereseta sa inyo, no? Para to give you the maintenance. Blood thinners kung tawagin. Panlusaw ng mga labarado. Blood thinners kasi maliit na lang yung daanan, sir. Yung minsan yung blood natin malapot, kaya medyo mahirap na dun magpaslo. Kaya kailangan ng blood thinners para makadaan. Diba? And of course, pagkalimbawa, diba meron ka ng maintenance, sir? Ilang years ka na nagtitake nun, sir? Ano rin? 5 years? 5 years, way back. Anong year kaya? Mga 39 ako. Mga 39. 44 na ako ngayon. 44. So, 5 years talaga. So, do you think po, pagkalimbawa 5 years, 10 years, 15 years ng maintenance, 20 years, what is the next thing po na sisirain ng maintenance sa ating organ po? Kidney. The kidney or our liver, right? And if we have a problem with the kidney, next thing that we can have po, or the medication is the dialysis na po. So, dialysis po is some form of parang maintenance lang din siya. And it's not gonna heal our body. Ano lang siya?
remedy. Okay? So kung wala na tayong, in short po, to be direct or to be clear, kung wala na tayong pang dialysis or pang ano dun sa doctor, what will happen? Yun na yung ending. Yun na yun, diba? Yung ending, oh. So, how much is the dialysis now in the Philippines? Diba? Ang dami kong mga kilala. Ang mga family nila, they're in abroad. But when it comes to, sabi natin dialysis, grabe, sabi niya, sobrang sakit sa ano, sa finance talaga. Ang ano, masakit sa bulsa. Magastos. Magastos. So you have to maintain that as long as your loved ones po nag-undergo ng dialysis. But at the end of the day, kahit maubos yung savings mo, it's okay kasi loved ones mo naman yun eh. But at the end of the day, anong mangyari po doon? Diba, wala din, hindi din sila nagagamot, right? So that is the worst, no? It can affect your kidney as well if you have maintenance, no? Meron pa tong isang procedure pagka halimbawa di nadala sa maintenance eh. Ito, yung condition na to. Did you angioplasty? Yung ipapasukan ka ng parang metal to expand the artery para makadaan yung blood. But still, you're still taking antibiotics, blood thinners, and all that maintenance. Of course, it will then, later on, it will affect your kidney. Okay? So that's the third one. Life-changing. Now, ang fourth po, kung ang inyong artery is maliit na, gapindok na din yung kaliit yung dadaanan ng blood. Do you think what happened this one? Kung ganito kaliit? Kasi yung pump, pag hindi nakadaan doon, nangyayari sa artery mo, kakaroon ka ng pressure. Ngayon, nangyayari dito, para kang walking time bomb. Anytime sasabog ka na. Any moment. Any moment. Kasi nga, hirap niyong blood mo to flow. Kahit isang artery lang yung hindi gumana sa heart mo. Ang mangyari na bablock po siya. So, ito na yung mangyari ngayon. Pwede tayong makaroon ng cardiac arrest. Imagine if you have this certain condition. You don't know. Kasi, yung iba nga, fit, healthy, nag-gym. But still, they suffered this condition. We don't know why. Probably, sa kanilang lifestyle. Si Miss Isabel, di ba? It's very active. Very, very active talaga. As far as I've seen in television. Kasi makikita ko lagi siya sa ano. But still, he suffers that kind of condition. Si Kuya Kim din. Oh. Healthy, oh. Healthy. Tapos triathlon. Very, very active. But still, he suffered like this. And we don't know why. Because of their lifestyle. And we don't want this, of course, right? Lalo na pag natutulog tayo. Like your dad. Yung tatay niyo po, di ba na nag-pass away siya because of the yung cardiac through the sleep naman po. So ito yung medyo masakit in reality kasi pagka dinatnan ka nun sa it's knock on the door knock on the wood naman po, pag dinatnan ka dun sa sleep mo, sa slumber mo, you will not get to wake up another day, di ba? So nakakatakot po siya. But what if it arrives po doon sa inyong workplace. Nasubod naman po kayo sa hospital. Nadala pa naman po kayo. But, in Qatar, meron tayong ID, yung medical. Di ba pag meron tayo, it is free naman po yung open heart surgery dito. Pero dito po, okay lang po. No? Pero, okay lang po ba nabuksan nila yung ating puso? Tapos, diba? Libre. Gusto ba natin yung libre na yun? Pero, think about this. Isipin natin, paano kung nangyari to sa one of our relatives and mahal sa buhay sa Pilipinas? What will do? Diba, a matter of life and death. Kung kayo po, kung nangyari po sa ating mga loved ones, ano po yung pipiliin natin? Is the best doctor or the cheapest doctor po? The best, syempre. The best doctor, right? Sir Edmond? Ma'am Marian, would you agree? Why best doctor po? Because we want to save the life of our loved ones. And we know that the best doctor is the very, 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 very expensive. Doctor's fee pa lang yun. Hindi pa kasama yung room, yung medicine,
products, diba? That is how expensive if we get this kind of condition. Right? Mm-hmm. And why do reduce fat in our family's diet? So, according to doctors, cardiologists, those Joseph Pescatel forwarded by Denton E. Coli. So, this is the doctors of the heart. They did a research po. A study found that one out of three children had a significant risk factor for a heart attack by age of 14. Imagine. 14 is very young. And also, artery blockage greater than 50% was found in children as young as age as 7. This is already 50%. What they found in 7, greater than 50%. Mm-hmm. Is it even possible right nowadays, no? Younger and younger. That's why, hindi lang pabata, hindi lang patanda, kundi pabata ng pabata na talaga ngayon. Do you have children, sir? We have two kids. Sa Philippines po? Son and daughter? Both boy. Okay. So, what's their age? 18 and 4. 18 and 4. So, youngest natin yung 4. Imagine, no? So, just imagine. Kung yung parents natin, o tayong mga parents, when our kids starting eating, what are we introducing them? Ano po yung luto natin sa kanila? Fried chicken? Hot dog. Fried nuggets? Fried hot dog? If pupunta tayo ng mall, saan natin sila dinadala? Ano yung pinaka-longest queue doon? Yung tayo sa Jollibee, McDonald's, KFC, right? And who is responsible for our children's health? We, parents. Diba? Tayong mga parents. Kasi, for as young as their age, they can acquire this certain medical condition. Right? We don't know. Kasi, siyempre, kain na tayo ng kain. But of course, in order for us to look after them, we should take care of ourselves. Kasi, remember this, kung magkasakit tayo sa labas, we are the family provider, everything will be froze. Talagang matitigil, parang tinap yung oras. Kaya really, we should take care of our health. And what do we do or what do we need to have this condition maiwasan natin? But before that, kung papapiliin kayo sa arteries na to, liban to sa number one, kasi this is for newborn only. Mm-hmm. Saan nyo gustong manatili? Mamarian? Sir Edmond? Number two. Of course, we want to be in number two. Kasi if we don't remove the fats in oil now, there's no going back. You will only fall to number three and four. So what do we need to do is to put a barrier and eliminate oil and fats in your family's diet. And when is the best time? Do you think the best time to start the process? Oh, today. Welcome to Salad Master, Sir Edmond. Thank you. Ma'am Marian? Now. Apo. Alright. Of course, it's for your children and your family's health. Of course. So, we'll go back to this one. The fats and oil. So, now, you know why fats and oil is also enemy of nutrition. Okay? Mm-hmm. Kasi po, it can affect our health, not only our food. Okay? So, pag nagluluto ka o nagpiprito ka, Sir Redmond, sa regular na lutoan, anong una mong ilalagay para makapagprito ka? Mantika. Bakit po tayo gagamit ng mantika? Para because kailangan natin ng walang dikit at kailangan ng ating regular na lutuan. Kasi pag hindi tayo gumamit ng mantika, hindi siya mapaprito. Hmm. Or sa vegetables naman, pag hindi tayo gumamit ng tubig, hindi siya lambot. Maluluto or lalambot. Diba? So, nakikita nyo pa ngayon kung sino po yung nagpupush sa inyo para gumamit ng mga fats and oil. It's your our cooking wear. Ordinary cooking wear. So, how is it good
we will not use any more fats and oil to our cooking. Diba? Mm. Healthy Sir Edmond, Mamarian, okay, cook food. Diba? And we have a total of 93% retention of vitamins and minerals. And how is that good for our health and body? We don't even have to buy po yung mga vitamins and minerals na nasa bote. Because of our food, naturally, we can get this 93% to keep us fit and healthy. Diba? Because of the magic of Salad Master. Yung ganito po, diba? This sets off at 86 degrees. Ang sabi po sa ating medical field na pagka ang 86 degrees daw po is enough to kill the bacteria, but it will not kill your vitamins and minerals. It will retain. It will retain, exactly. So, scientifically calibrated po siya. Ito po yung thermometer gauge ni Salad Master. Tatawagin po kayo nito. Pagka nagsunog na po siya. Pag na yung 86. Yes. So, kailangan niyo pong balikan sa kitchen tapos i-turn into sa low. Lowest possible heat. Kasi po, pag once na nag-click na po yan, it will create a semi-vacuum cooking system solution. Ito po yung sinasabi namin. Para siyang pressure cooker. Kasi po, para siyang may magnet, ang atindi siya ng dahan-dahan po siya. Ratio. Meron siyang vacuum. Parang magnet. Opo. Ma'am Marian, kayo naman po. Parang may... Diba? Medyo there's an opposite force po. Mm. Na parang magnet na hindi mo siya kaagad ma-open directly. Na walang ano po. So, ito po yung semi-vacuum cooking system. Ano po yung semi-vacuum cooking system po? Sir, when turned to low, the pan pulses and air shrinks creating a semi-vacuum. Ito po yung magluluto yung moisture ng food ninyo sa loob. Okay? So now, kung hindi tayo gagamit ng ganitong method, especially yung oil, fats and oil, diba? Can we prevent this lifestyle diseases, sir? So you think of kaya? Of course. Of course, definitely. Definitely. And if we're not gonna use oil and will retain 93%, do you think we will have this kind of heart po? Probably no, wala tayong mga ganitong conditions. And we can already put barrier and security and peace of mind that we will no longer fall to the number 3 and 4. Okay? So before the cooking, I'll just introduce to you the science of Salad Master. So ito na po yung how Salad Master is created. So Salad Master is made up of the most highest stainless surgical stainless steel 316 with titanium. So ito po yung ating main materials. So di ba yung titanium po, ginagamit po yan sa mga ating mga surgical na mga ano po, mga blades, mga pang-operation ng doktor. Sa ating screws, dental screws, yung braces natin. Pag nabali din yung ating mga buto, it is the 316. Kasi po, this is the only metal that does not react in our body. Acid and enzyme. And of course, kung may 316 ka, it will be forever for the rest of your life na sa loob po, sir. So ito po yung gamit natin na materials kay Salad Master. And of course, it is only supplied po sa atin exclusive galing sa Switzerland po. Alam mo pag sa Switzerland, di ba sir, yung famous natin na relo. Ano nga yan sir? Rolex. Mm-hmm. Di ba sir? Swiss made. Rolex. Genuine material. Tapos long lasting. So ito yung 316 natin. So ibig sabihin yan, very genuinely po siya. And of course, it resists the chemical reaction po sa acid and enzyme ng mga food. Lalo na pag nagluto tayo ng kamatis, ng may lemon, yung acidity nun po sir, pag hindi po siya chemical reaction free ang inyong cookware, maghahalo ngayon siya sa food ninyo. And the 316 preventing it because this is a chemical not
does not it resists chemical reaction from the acid and enzyme of your food. And also it protects the quality of your food. Okay? So ito yung first layer natin sa the titanium po. Okay po. Si Ma'am, may Rolex siguro to si Ma'am. Ma'am, may Rolex ka po? Wala po. Ah, di ba? So, ito po yung sabi ko kanina, yung materials natin na dito sa first layer is like the material of the Rolex, the 316 titanium po. So, Rolex natin, di ba, may expensive talaga siya. So, ito po yung gamit natin sa kanya. Okay? And the thermal, multi-layer thermal core. So, this is the second layer po na and parang ganito po siya sa Ma'am. So let's do example na po. Parang siyang tissue. So the first layer is the titanium. Then the second one is the thermal core. So thermal core housed, paano po yung ano niya, yung gawa po niya? Ano po ba yung ginagawa niya? Bakit po importante din siya? Thermal core, it gives evenly distributed heat po sa inyong lutuan. Pantay yung... Pantay. So kung manonotice mo po sir, tingnan niyo po sir, walang makapal, walang manipis na portion po diyan, kundi even lang yung ano niya, surface, yung surface, yung kapal sa gilid, sa baba, sa taas, same lang po. Kasi minsan meron po makapal sa baba, manipis sa gilid. So ito yung thermal core. So what you're looking right now, ito po yung ating smallest oven in the world. Di ba? Makakapagluto po kayo diyan on your stovetop kasi po makapag-bake po kayo kasi even yung distribution. Just like the oven, ang heat is andun po lahat siya. Sa top, sa gilid, sa baba. So ito po siya. O, ikot-ikot na siya. And of course, meron tayong tinatawag na semi-vacuum cooking system nga po. Ito po yun. It makes your cooking very fast and shorten its cooking time. Kasi para siyang pressure cooker din po. Pero hindi siya sumasabog po ah. Kasi po siya. Okay? And of course, it enhances the natural food flavors of whatever you're cooking in your Salad Master cooking equipment. Okay? So ito po yan siya. So there's no need to add more seasonings, condiments. Definitely! Ang galing! Ma'am, pwede na to si sir mag-present like me. Oh, di ba? Oh, di ka na. Sir, ang galing mo, sir. So, yun po. So, you don't have to enhance more of your flavor. Yes, wala na. Correct. Opo. Kasi po, nailalabas niya yung natural na lasa ng inyong niluluto. And the vapor bag, of course, easy and dependable method of heat control. At ito din po yung hindi na tayo magbukas, sara, halo, tikim. Kasi po, di ba pag sinet nyo na siya, pag narinig nyo na siya, it means po na kailangan nyo na siya ibaba. And then the time that remaining, paluto na po siya. So yun po yung magsisignal sa inyo. So the Bipo bulb does the no pot watching yung tawag natin. Okay, and ang labas niya, 400 series stainless steel. So ang BMW, may ilang series lang sila. Ang Salad Master 400, tinalo natin yung BMW. Diba? You mean the external surface? Apo, 400 series stainless steel. And it works, it deflects the heat palabas. Ma'am, naanin ko ba na mamalayan yung mainit siya? Mainit siya? Pero hindi gaano, no? Yan ang gawa ng 400 series stainless steel. Kasi 230 degrees Celsius na yan. Probably kung ano, itatouch mo siya, mainit na mainit siya, mapapaso ka. Pero ngayon, hindi mo siya halos maramdaman. Di ba, pagka minsan, pag binuksan natin lahat, di ba, yung pawis natin, ang tagaktak. Yan ang pinaganda po ng 400 series stainless steel po. Deflects the heat, focuses in the inside, that's why mabilis din po yung luto. Tapos, way back 1946, ang ating engineers, nakita na nila yung future. There will be induction, halogen, infrared, gas, electric. It works on any kind po. This is ferritic layer. It means po, this is future-proof na whatever upgrades that will happen po sa ating stovetop, like the induction for now, it's guaranteed that it will work. Kasi po, pag bibili ka ng bagong induction, then yung lutuan nyo, pag niluto nyo, sabi ng induction nyo, tit! Tit!
mamamatay na siya agad kasi hindi siya compatible. This one, it will be compatible po sa lahat po. Oo. Tapos pag electric, electric, gas, kahit cooling, wag lang po kahoy, sir, ha. Kasi mangingitin po agad yung ating salad master. Okay? So pwede naman siya sa kahoy, kaya lang lilinisin mo siya pagkatapos. Okay? And ito po yung gusto ko din sa kanya. Kaya love na love ko to, kasi mahilig ako sa sabaw. Pag nagsasalin ako minsan sa ibang lutuan before pa ng salad master, laging natatapon. Dito, meron siyang dripless pouring edge po. Dito po siya. So pag inanon mo siya, wala siyang driplets po. Walang tumatagas po dito. So yung mga inyong mga clothes, pag may handaan, you don't have to worry na pag sinalin mo siya directly, magkakaroon siya ng stain. So very perfect. Ayan po siya. And of course, it is ergonomically designed. Dahil pag may problema po kayo, sir, arthritis, mga sometimes, no, mga iba yung nanginginig ng kamay. So ito po, ergonomically designed para it stay stable pag hinawakan nyo siya. Tapos, this handle is made out of ebonite. Yung ginagamit natin sa bowling ball materials. Mm-hmm. So it's very durable po siya. And it resists po 150 degrees po ng heat kung nakalimutan natin siyang tanggalin doon sa stove. And the goodness is one size fits all. Ito po, pwede mag-fit sa malaki, pwede din sa maliit. Ito na yung ating parang gloves or ang ating ganyan po. Pot holder. Yan yung pot holder natin. And of course, si Salad Master can be your kitchenware pagluto. Kuhanin sa apoy, no need to transfer, lagay sa lamesa, and of course, open mo na yung lid ng gadon, pwede mo na siyang serve. Okay? Sir, anong hawak dyan, sir? Dito lang po siya, sa may ano. Dito po. Ayan. Okay. So parang ano na siya, full warmer, parang gano'n. Yes, opo. Kasi po, sir, pagkatapos mo siyang gamitin as a serving ware, pag hindi pa naubos, tanggalin mo lang to, lagay mo siya sa my fridge, and the next morning, pwede na po siyang heating ware po ulit. Okay? And of course, oven ware. Pwede din po siya. Kasi tatanggalin nyo lang yan. Lagay nyo yung mixture ng ibibake nyo. Lagay mo siya sa oven. Pasok mo siya. It could be your ovenware. Kasi tingnan nyo po, sir. Wala po siya mga screws or butas. It is all laser welded po siya, sir. Walang dugtong. Walang dugtong. Tsaka ito po, pag natanggal po to, hindi namin to nire-repair. Pinapalitan to namin ng bago. Kaya wala kaming service center dito sa kanya. Kasi hindi namin siya wini-welding. That is the promise of Salad Master, that you only have to have once in your lifetime mag-invest dito. Kasi for the rest of your life, pag may nasira, bago naman yung ipapalit naman ni Salad Master. Pag ito po pag naputol or natanggal, papalitan din po ito ng bago. Walang repair. Wala po siyang repair. Replace agad siya. Walang kainaman, walang repair. Basta po under lang po sa normal wear and tear, pasok po doon sa warranty. Kasi po, meron naman pong exception yung warranty pag merong misuse. Limbawa, nalaglag niyo itong takip. So, it's part of misuse. Pagka na-dent po siya, syempre, hindi nagagana yung vacuum system niya. That's why po, ingatan po natin yung takip po. Okay lang po, magkaroon po siya ng dent dito kasi it will still work. Wag lang po itong ating lid. Okay? Kasi ito po yung nag-cause ng vacuum tsaka pressure. So, yun po siya. Tapos, hindi lang po yan. Pwede din pong accessories to. Oh, meron kong dalawa nito, Sir Edmond. Bigay mo kay Ma'am Marian. Pwede nang hikaw. Alright! Diba? Tapos, pag inahang mo siya, may self-nesting. Diba? Pwede siyang naka-display lang ng ganon. Or pag kasi Sir O, walang pendant yung kanyang necklace. Oh, pwede itong pendant. O, titanium to. Oh. Pwede din siyang ano, relo. Oh, pwede din siyang relo. Oh, di ba? Ngayon, bago ako natutunan, pwedeng relo pala, guys. Oh, ayan, oh.
Rolex Swiss made. Oh, di ba? So yan na po. So kung wala na po kayo yung mga itatanong or do you have to clarify something or is it okay na po? Okay na. Today. So we'll go in our cooking. Ah, di ba? So tatabi na lang namin to kasi magluluto na tayo. Pwede rin siyang helmet actually. Alam mo yung helmet dyan, sir, pag meron ka ng ganito, so syempre, pagka syempre minsan bad trip si Macy, si Ma'am Marian, pag meron ka ng ganito, ito yung parang pansanggamo. Ito yung pang-cover mo. Armor, no? Helmet, o, di ba? Pero wag naman mo itong mama itatapin, ma'am, syempre. Ito yung pang-tools mo. So, natandaan niyo po ba kung paano ito kuhanin? Magbibigay ng 5 referrals. And of course, kailangan yung maging owner ng kahit isang salad master. Kahit isang ganito kaliit lang na salad master. And after 5 referrals, pag nalutuan na natin yung family na yon, we will give you the owner's gift, which is the salad master machine. Including all these cones. Yes! Together with this one. Okay? Pero kung gusto nyo pa the bowl, oh, another 5 referrals lang ulit. Ayos na. Alright? So ngayon, i-clear out ko lang to. Kasi magluluto na tayo para makita niyo yung whole cooking natin. So ito na talaga, cooking time na talaga. Cooking time na. All right. All right.